Atake sa atay ni tatay. Magandang araw po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kokoy. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo, Sir Jupiter, ang naging karanasan ko nung namatay ang aking tatay. 20 years old po ako nang mangyari ito. 5 kaming magkakapatid at bunsong anak po ako. Medyo malayo ang aking loob sa totoo kong mga magulang. Dahil na rin siguro sa hindi sila ang nag-alaga sa akin nung ako ay maliit pa. Lumaki po ako sa puder ng aking lolo at lola na noon ay tinatawag kong nanay at tatay. Si tatay po ay kilala bilang mahusay na manggagamot dito sa Samal. Maaga akong namulat sa mundo ng kababalaghan, lalo na po sa mga kwento tungkol sa aswang. Dito po sa amin, usap-usapan na talaga ang tungkol sa amalanhig. Sinasabing ang mga amalanhig ay isang uri ng aswang na hindi nakakalipad. Sila ay mga aswang na naghihingalo o namatay na ngunit di malagay sa tahimik. Sila ay nananatili sa lupa dahil bigong ipasa ang kanilang kapangyarihan sa isang kamag-anak. Matapos bumangon sa kanilang pagkakahimlay. Ang mga amalanhig ay nananahan sa kagubatan o kakahuyan at naninipsip ng dugo o nang hihigop ng lakas ng tao. Pagsapit ng dilim sila ay umaatake upang mangbiktima gamit ang kanilang matulis at matalas na dila. Maliban sa mga aswang na naging amalanhig, may mga tao din na maaaring maging amalanhig. Ito ay mga taong pumanaw na o yung mga pinaslang at di matahimik. Yung mga di matahimik na amalanhig ay hindi titigil hangga't hindi na isa sa katuparan ang kanilang nais. Ayon sa kwento, sila ay nagpapakita sa isang tao na napili nilang isang sumagawa sa kanilang ninanais. Meron din namang mga amalanhig na uupo at hihikab lamang sa labas ng bahay ng kanilang mahal sa buhay at mamamatay din kapag pinakiusapan na manahimik na. Naalala ko pa noon na sinabi ni tatay sa akin na hindi daw nababaluktot ang mga binti ng mga amalanhig. Ngunit dapat pa rin mag-ingat dahil sila'y mabilis pa rin at mahirap takasan. Ang tanging paraan lamang daw upang hindi ka mahuli ng amalanhig ay umakyat ka sa puno o di kaya'y tumalon ka sa ilog o dagat. Dahil takot ang mga amalanhig sa tubig. Kapag nabasa ng tubig ang amalanhig, ito ay magiging isang tumpok ng mga uod na kayang patayin bago pa muling makabalik sa dating anyo nito. Pinaniniwalaan din dito sa amin na kapag ang isang taong namatay ay kinakatakutang maging amalanhig. Tatalian ng pulang sinulid ang mga hinlalaki nito sa paa bago ilibing upang masigurong hindi ito bumangon sa hukay o habang binuburol. Dapat din umanong may kahit isang taong gising at magbantay sa lamay nito.
Kapag nakatulog kasi ang lahat, posibleng bumangon ang patay mula sa ataul nito at kukuha ng kahit anong maliit na bagay, gaya ng sinulid. Pagkatapos ay gagamitin niya itong pangsukat sa katawan ng mga natutulog ng mahimbing na animo'y sinusukatan nito ng kabaong ang mga ito. Ilalagay ng bangkay sa loob ng bibig nito ang ginawang panukat at babalik sa pagkakahimlay sa kabaong nito. Lahat ng mga sinukatan nito ay hindi na magigising kinabukasan at magigising lamang kapag nakuha ang ginamit na pansukat sa loob ng bibig ng bangkay. Kapag ililibing na ang bangkay, kailangang pataob para kung sakaling maging amalanhig man ito at susubukang lumabas, huhukay ito pailalim at hindi palabas ng puntod. Isa ang kwentong ito sa mga hindi ko talaga malilimutan noong ako ay bata pa. Sa tuwing may namamatay na kapitbahay ay laging sinisiguro ni tatay na sumusunod sa mga bilin niya ang pamilya ng namatay upang maiwasan ang ganitong insidente. Ang totoo po ay hindi pa naman ako nakakakita ng amalanhig, ngunit marami na sa aming mga kapitbahay ang nagsabi na totoo sila. Katunayan po, isa sa mga kapitbahay namin ang nagkwento ng naging karanasan niya sa amalanhig. Sabi niya, nung namatay ang kanyang asawa, ay naging amalanhig ito. Napapansin niya daw noon na tuwing gabi ay may mahihinang katok sa kanilang pintuan. Nakakarinig rin umano siya ng mahihinang paghikab. Nang silipin niya ang kanilang nakasaradong bintana, nakita mismo ng kanyang dalawang mga mata ang kanyang asawa. Nakaupo sa kanilang kawayang upuan na nasa tabi lang ng kanilang pintuan. Sa takot niya ay agad siyang nagtago sa kanilang kwarto. Kinabukasan noon ay kumalat sa lugar namin ang balita tungkol sa aswang na amalanhig. Agad na nagtungo si Mang Karyo sa bahay namin upang humingi ng tulong sa tatay ko. Si Mang Karyo po yung kapitbahay namin na dinalaw ng asawa niyang amalanhig. Sinabihan siya ng aking tatay na huwag umanong matakot. Kung namatay kasi nang walang hinanakit ang kanyang asawa, ay mabilis lamang daw itong pababalikin sa kanyang pagkakahimlay. Kailangan lamang daw nitong makiusap sa kanyang asawa na magpahinga na ito at agad naman daw itong susunod. Sinabi rin ni tatay sa kanya na malalaman niya umano pag nariyan na ang amalanhing kung mapansin niyang amoy na aagnas o nabubulok na bangkay ang paligid. Nang matapos marinig ni Mang Karyo yun ay agad na siyang umalis at naghanda sa pagsapit ng dilim. Kinagabihan nga noon ay muling bumalik ang kanyang asawa bilang amalanhig sa labas ng kanilang pintuan. Maamoy rin daw ang napakabaho at masangsang na amoy sa buong paligid. Nang makita na niya ang kanyang asawa ay agad niya itong pinakiusapan na tuluyan ang lisanin ng mundong ibabaw. Napatingin daw ito sa kanya. Natakot siya sa itsura nito dahil para raw itong nabubulok na bangkay. May mga nakalaylay pa na balat sa mukha nito at nakikita niya ang buto na nakalabas na sa katawan ng ginang. Ilang sandali pa ay umalis na daw ito. Tuluyan nang natahimik ang kanyang asawa matapos ang nangyari ng gabing yun. Naging sunod-sunod pa ang kaso tungkol sa aswang na amalanhig, lalo na nung nagkaroon ng epidemya dito sa lugar namin.
Isang hindi matukoy na sakit ang kumalat at naapektuhan ng karamihan. Inuubo ng malala ang mga nagiging biktima ng sakit hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng hangin sa baga. Marami po talaga ang nasawi nung nangyari yun. Dahil sa takot ng mga tao sa amalanhig, ay siniguro namin ni Tatay na nasusunod ng tama ang itinuro niyang pangontra sa mga kapitbahay naming namatayan. Ako po mismo ang naging katulong noon ni Tatay na libuti ng mga kabahayan ng mga kasamahan namin noon na namatayan. Bawat bahay na aming napupuntahan ay nilalagyan namin ng pulang sinulid ang mga hinlalaki ng mga pumanaw upang maiwasan na sila ay maging amalanhig. Kinagabihan din po noon ay namamalagi kami sa bahay ng Yumao upang magbantay sa lamay. Tulad doon sa kwento, kailangan na may magbantay sa patay upang hindi ito bumangon at masukatan ang mga nakatulog na nakikiramay. Araw-araw po namin ginagawa ang ganong trabaho ni Tatay para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Sa tuwing naiisip ko po ang trabaho namin ay napatanong ako, totoo ba talaga ang mga amalanhig? Aswang ba talaga sila na may kakayahang mangain ng mga tao? O baka naman, tao lang talaga sila na nagkaroon ng sakit sa utak at hindi pa talaga totoong patay? Naisip ko rin minsan na kung totoo talaga sila, para silang maihalin tulad sa mga zombie sa panahon natin ngayon. Napapailing na lamang po ako minsan sa mga naiisip ko nung panahon na yon, Sir Jupiter. Natigil lang po ang lahat ng yon nang makagawa si Tatay ng isang gamot na galing sa halamang tinatawag na kalabo sa Kabisayaan o oregano naman kung tawagin sa Katagalugan. Yun ang dahilan kaya napigilan ang paglala ng sakit na kumalat dito sa aming lugar. Dahil din doon ay mas lalo pang naging kilala si Tatay sa aming lugar. Marami na rin ang mga nagpupunta sa aming bahay upang magpagamot sa kanilang iniindang karamdaman. Nagulat pa nga po ako na kahit sa ibang lugar dito sa Mindanao ay nakaabot na ang balita tungkol sa manggagamot na si Pedring. Dumayo pa talaga ang mga taga-Tagom, Davao City, Pantukan, maging ang taga-Mati para lamang makapagpagamot. Nung mga panahon na yon, Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag kung papaano nagagawa ni Tatay na makapagpagaling ng mga taong may sakit. Alam ko naman po na noon pa niya ito ginagawa, ngunit hindi ko pa rin alam ang tunay na pinanggagalingan ng kanyang talento. Isang araw nang ako ay naglalakad papauwi ay naabutan ko si Tatay sa kanyang kubo. Meron po kasi siyang pinagawang bahay na yari sa Kawayan at Nipa. Dito niya ginagawa ang kanyang panggagamot. Dito rin po nakalagay ang lahat ng kanyang ginawang gamot, pati na rin ang napakaraming kwintas na sa palagay ko ay mga anting-anting. Agad ko po siyang tinanong nang makalapit na ako sa kanya. Saad ko'y bakit siya nagkaroon ng ganoong klaseng kakayahan? Tinanong ko rin kung saan niya ito natutunan. Nakukuha ba ito gaya ng pagpapasa sa taong gusto mong sumunod sa iyong yapak? Napalingon si Tatay sa aking direksyon at agad na ibinaba ang kanyang hawak na malaking garapon. Napatingin ako doon at nakita kong may nakalubog sa isang malinaw na tubig na parang isang kwintas. Kulay itim ito na hugis bilog. Napansin yata ni Tatay ang pagtitig ko doon kaya mabilis niya itong binalot ng itim na tela at itinago sa pinakasulok ng kanyang kabinet.
Naalala ko na may tinatanong nga pala ako sa kanya kaya naman kinulit ko siya tungkol doon. Nung una ayaw pa niyang magsalita pero di nagtagal ay bumigay na rin siya. Ang sabi niya sa akin ay may nagturo daw sa kanya ng kakayanan niya. Dati daw may matalik na kaibigan ng kanyang ama na nagngangalang Joel. Magaling daw ito sa panggagamot kaya nagkaroon ng interes si tatay tungkol dito. Lagi raw siyang nagpupunta sa bahay ni Mang Joel upang manood sa ginagawa nitong panggagamot. Di nagtagal ay tinanong siya nito kung gusto ba niyang matuto. Mabilis naman daw pong nagpasya si tatay noon at sinabi niyang gusto niyang maging magaling na manggagamot tulad ni Mang Joel. Tuwing Biyernes daw ay nagtutungo sila sa isang sapa, di kalayuan sa kanilang bayan. Doon nila sinasagawa ang pagdarasal sa isang napakalaking puno ng balete. Pinaniniwalaan daw kasi noong unang panahon na ang puno ng balete ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong naghahangad na makapanggamot o makapanakit. Nasa sa'yo na umano kung papaano mo gagamitin ang ipinagkaloob sa'yo. Sa kabutihan ba? O sa masama? Hindi rin daw lahat ng tao ay pinagpapala. Pinipili umano lang puno ang mga taong karapat-dapat o yung mga taong may angking kakayahan na talaga na hindi lamang na ilalabas. Lagi siyang sinasabihan noon ni Mang Joel na kung gusto niya talagang makuha ang kanyang nais, ay dapat na magsikap siya at ipakita na handa siyang tanggapin ang biyaya ng buo. Sa ilang araw na pagtitiis ay nasalin na rin kay tatay ang kayahang ito. Sinabi niya rin sa akin na kapalit ng kanyang piniling tungkulin ay responsibilidad na akuin ang itim na bato. Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni tatay noon kasi wala naman talaga akong alam tungkol sa nakaraan niya. Magtatanong pa sana ako pero bigla na lang may kumatok sa kubo ni tatay. Isang customer na gustong humingi ng tulong. Nang buksan ko ito ay agad na bumungad sa akin ang isang matandang lalaki. Nangangayayat na ang kanyang katawan at makikita ring malalim at nangingitim na ang kanyang mga eye bag. Tanda na hindi ito nakakatulog ng maayos. Medyo namumutla na rin ang mukha nito na animoy may malalang sakit. Napansin ko ring may kasama siyang lalaki na sa tingin ko ay kaedad ko lang. Agad ko silang tinanong kung ano ang pakay nila at sinagot naman ako nung binata na hinahanap nila si Mang Pedring. Sinabi ko kay tatay na may naghahanap sa kanya at inutusan niya akong papasukin sa loob ng kubo ang mga bisita. Pinaupo ko muna sila habang kinukuha ni tatay ang kanyang langis na pamahid. Nang makita na ni tatay ang mga bisita ay agad niya itong tinanong kung taga saan. Ang sabi ng matandang lalaki ay dumayo pa raw sila mula sa Mati City upang makahingi ng tulong kay tatay. Napaupo ako noon sa gilid at matamang nakikinig sa pag-uusap nila. Nagsimula nang magkwento ang matandang lalaki. Una po siyang nagpakilala at sinabi niyang siya, si Carmelo. Aminado umano siya na mahilig talaga siyang makipag-inuman kahit pa sa edad niyang 55. Ay talagang hindi siya nakatatanggi sa mga kakilalang nag-aaya sa kanyang uminom. Isang araw daw ay inaya siya ng kanyang kumpare na dumalo sa birthday nito dahil may konting salo-salo ang kanyang pamilya. Isa pa pupunta rin daw ang iba nilang kaibigan para makipag-inuman. Pumayag daw siya at kinagabihan noon ay nagtungo siya sa bahay nito. Nang makarating siya ay naabutan niya ang kanyang mga kaibigan na nagsimula ng uminom ng alak.
dahil siya ang nahuli ay inabutan siya ng isang basong alak ng kanyang kumpare para tumagay. Agad niya raw itong tinungga at nakiupo na para makisali sa kasiyahan. Maya-maya habang nagtatawanan sila ay may bigla na lang daw nakisali sa kanila na isang lalaki. Payat ito at napakalakas manigarilyo. Hindi niya kilala ang lalaki kaya agad siyang nagtanong doon sa kumpare niya. Sinagot siya nito na huwag mag-alala kasi kamag-anak daw ito ng kanyang asawa. Nakampante raw siya noon kaya bumalik sila sa pag-inom. Ilang sandali ang lumipas ay inabutan siya ng isang basong alak nung lalaki na nakilala niya sa pangalang Jobart. Medyo lasing na siya noon, ngunit agad pa rin niyang tinanggap ang inalok at ininom. Hindi na raw niya alam ang sunod na nangyari pagkatapos niyang mainom yun dahil nagising na lang siya na nasa sala na siya ng bahay ng kanyang kumpare. Umaga na kaya nagpaalam na siya sa kanyang kumpare upang makauwi na. Nagtaka na lang daw siya. Nang pag-uwi niya ay nakaramdam siya ng matinding pagkahilo. Sumasakit rin daw ang kanyang tiyan at agad siyang napasuka sa kanilang lababo. Nung una, inisip niya lang daw na baka resulta lang yun ng nainom niyang alak. Kaya minabuti niyang matulog na lang para mawala ang hangover na kanyang nararamdaman. Laking gulat na lang niya nang magising siya na naliligo sa sarili niyang suka. Ganun pa rin daw ang kanyang nararamdaman. Lumipas ang isang linggo pero hindi nawala ang kanyang masamang pakiramdam. Kaya nagduda na siya doon kay Jobart. Sa isip niya ay baka may ginawa itong masama sa kanya. Agad niyang sinugod ang bahay ng kanyang kumpare kahit pa nahihirapan siya sa kanyang kalagayan. Mabilis niyang hinanap si Jobart ngunit nakaalis na pala ito. Nagtanong siya kung saan nagpunta ang lalaki ngunit hindi rin alam ng pamilya kung nasaan dahil hindi naman daw ito nagpaalam. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumala ang kanyang kondisyon kaya nagpa-check up na siya sa ospital. Ngunit laking gulat nila nang wala naman daw makitang findings ang doktor. Hindi raw nito masabi kung ano ang sakit niya. Akala niya ay mamamatay na siya, ngunit nagkaroon siya ng pag-asa nang marinig niya umano sa kanilang kapitbahay ang tungkol sa panggagamot ni tatay. Kaya agad silang lumuwas at nagtungo sa aming bahay upang humingi ng tulong. Hindi umimik si tatay matapos niyang marinig ang kwento. Lumapit siya sa matandang lalaki at agad na pinakiramdaman nito ang kanyang pulso. Maya-maya ay biglang pumikit si tatay at nag-usal ng isang dasal na hindi ko maintindihan. Gumagamit kasi siya ng ibang lingwahe, kaya naman hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Matapos gawin ni tatay yun ay nagulat na lang ako nang bigla lang sumuka ng napakaraming laway ang matanda. Napakalapot nito na parabang sipon. Nandiri po talaga ako sa aking nakita. Panay ang suka niya habang hawak ni tatay ang kanyang noo. Nang tumigil ang matanda sa kanyang pagsusuka ay napansin kong parang nagkakakulay na ang mukha nito. Hindi na siya maputla tulad ng unang kita ko sa kanya. Pinaupo siya ni tatay at agad inabutan ng tubig. Mabilis itong uminom na parabang ilang araw na itong hindi nakakainom ng tubig. Naguguluhang tinanong ng matanda si tatay kung ano ang nangyari sa kanya. Nagulat po talaga ako sa sinabi noon ni tatay.
saad niya'y hinawaan umano ng pagkaaswang si Mang Carmelo nung Jobart sa pamamagitan ng laway. Maaaring hinalo umano ito doon sa alak, kaya naisalin sa kanya. Hindi ganun kalakas ang ginawang panghahawa, kaya hindi rin gaanong kumapit ang sumpa sa kanya. Lahat ng nailabas niyang laway ay mga kumalat na sumpa sa kanyang katawan. Mabuti na lang talaga at naagapan pa ito. Laking pasasalamat ni Mang Carmelo dahil naging maayos na rin ang kanyang pakiramdam. Nag-alay sila ng pera sa altar ni tatay at nagpaalam na silang aalis. Bago pa man sila tuluyang makaalis ay binalaan sila ni tatay na mag-iingat sa mga taong nakapaligid sa kanila. Huwag din daw basta-bastang tumanggap ng kahit na anong pagkain o inumin mula sa mga taong nakakasalamuha nila, lalo na pag hindi kakilala. Muli na naman silang nagpasalamat at pagkatapos ay tuluyan ang umalis. Agad akong napatanong kay tatay kung talaga bang hinawaan ng pagkaaswang yung naging pasyente niya. Sinagot niya ako ng oo. Sabi pa niya totoo ang mga aswang at dapat ko daw yung paniwalaan. Hindi na po ako nakipagtalo noon kay tatay dahil alam ko naman na ipipilit niya talaga sa akin ang bagay na yun. Dumami pa po talaga ang naging customer ng tatay ko dahil kumalat na ang balita tungkol sa kanya. Isa rin sa dahilan na maraming naniniwala sa kanya ay ang mga testimonya ng mga taong napagaling na niya. Dahil po doon ay nagkaroon kami ng sapat na pera upang matustusan ang pangangailangan namin. Lalong-lalo na po sa pag-aaral ko. Isang araw pagka-uwi ko galing sa paaralan ay naabutan ko si tatay na nanggagamot doon sa loob ng kanyang kubo. Nang matapos na siya ay agad akong pumasok doon upang magmano sa kanya. Maya-maya lang ay umubo si tatay. Akala ko noon ay nasamid lang siya o di kaya ay kumatilang ang kanyang lalamunan. Ngunit napansin kong hindi tumitigil ang kanyang pag-ubo. Lumapit po ako sa kanya at pinaupo ko siya. Nagmadali po akong kumuha ng tubig para mapainom kay tatay. Kinuha niya ito at ininom. Saglit siyang kumalma pero ilang minuto lang din ang lumipas ay muli na naman siyang inubo ng malala. Kumuha siya ng damit para itakip sa kanyang bibig at nang kunin niya ito ay laking gulat ko nang makita kong may dugo ang kanyang damit. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nag-aalala ako para sa kalagayan ng aking tatay kaya naman humingi ako ng tulong. Agad naman po akong tinulungan ng mga kapitbahay namin. Kahit pamalayo ang ospital sa lugar namin, ay nagpumilit akong dalhin doon si tatay para malaman ang dahilan ng kanyang pagsusuka ng dugo. Pagkarating namin sa ospital, ay agad na inasikaso si tatay ng mga nurse na naka-duty sa araw na yon. Nagtanong sila sa akin kung anong nangyari. At agad ko namang ikinuwento sa kanila ang biglaang naganap. Sa pagkakaalala ko ay agad na nag-request ng x-ray ang doktor para makita kung may problema ba sa baga ni tatay. Ngunit, nang makita na nila ang result ay nagtaka sila na walang makitang kahit na anong problema doon. Dahil hindi nila masabi ang sakit ni tatay ay muling nag-request ang doktor na ipa-general check-up umano si tatay. Gusto nitong matukoy talaga kung saan nagmumula ang karamdaman ni tatay. Na-confine kami sa ospital nung araw na yon. Habang naghihintay kami sa resulta ay sinamahan na muna kami ng nurse doon sa ward
para makahanap na ng available bed para kay tatay. Pagpasok namin sa ward ay may dalawa ng pasyente ang nakakonfine doon. Lima po kasi ang hospital bed sa ward na pinagdalhan sa amin. Habang nakahiga si tatay ay nag-cellphone na muna ako. Napatigil ako sa aking ginagawa nang bigla kong maramdaman ang pagkalabit ni tatay sa akin. May gusto siyang sabihin pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lalapit na sana ako sa kanya nang bigla nang bumukas ang pintuan. Napatingin ako doon at nakita ko ang doktor na papunta sa direksyon namin. May hawak siyang papel na sa tingin ko ay ang resulta sa general check-up ni tatay. Agad niya itong binasa. At ang sabi niya ay may sakit umano sa atay, si tatay. Stage 4 na po ito kaya may taning na ang buhay niya. Sobrang nagulat ako sa nalaman ko. Minsan hindi ko nakita si tatay na nakaramdam ng panghihina o nagkasakit. Kaya naman hindi ko lubos maisip na stage 4 na pala ang sakit niya. Sinabihan ako ng doktor na manatili muna kami sa ospital para mamonitor ang kalagayan ni tatay. Buong gabi akong hindi makatulog kakaisip kung saan ako kukuha ng pera pambayad sa ospital. Tahimik akong nagdasal. Dahil hindi ko na talaga alam kung saan pa ako pupunta. Natigil na lang ako nang biglang humawak ng mahigpit si tatay sa aking kamay. Napatingin ako sa kanya, talagang naawa ako. Masyado nang maputla ang kanyang mukha at napansin ko na rin na masyadong mabilis ang kanyang pagpayat. Hinila niya ako palapit sa kanya. Nang malapit na ang tenga ko sa bibig niya ay may binulong siya sa akin. Ang sabi niya, mamamatay na ako. Kailangan mong tanggapin ang itim na bato. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi ni tatay sa akin, kaya hindi ako nakasagot. Muli siyang nagsalita at ang sabi niya ay nararamdaman na daw niyang mawawala na siya sa mundo. Kaya kailangan na niyang ilipat ang sumpa. Sa isip ko nun, baka naman ang pagiging manggagamot ang tinutukoy ni tatay. Dahil 20 years old pa lang ako nang mangyari yun, hindi pa ako pumayag. Tinanggihan ko ang hiling ni tatay at nagulat ako sa naging reaksyon niya. Mas lalong naging mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Nasasaktan na ako at pinit kong inaalis ang kanyang kamay pero hindi ko yun matanggal. Nanlisik ang kanyang mga mata at nagtangis ang kanyang mga bagang. Natakot na po ako noon kaya sumigaw ako para makahingi ng tulong. May mga nurse na agad na lumapit sa amin. Hinawakan nila si tatay upang mailayo sa akin. Galit na galit siyang sumisigaw at ang sabi niya, pagsisisihan mo ang araw na tinanggihan mo ako. Nanginginig ang aking katawan sa sobrang takot ko sa kanya. Tuluyan na po akong napaiyak nang makita kong nangisay si tatay. Bumubula ang kanyang bibig at tumitirik ang kanyang mga mata. Sinusubukan siyang iligtas ng mga nurse at doktor, pero huli na ang lahat. Hindi na siya gumagalaw, ngunit na natiling nakadilat ang kanyang mga mata. Tuluyan na pong namatay si tatay. Pagkatapos ng nangyari ay agad siyang dinala sa morgue. Nakaupo lang ako sa cashier area dahil hindi ko alam kung paano ako magbabayad.
Sa sobrang pag-iisip ko, hindi ko namalayan na dumating pala sila Mama at Papa. Nalaman na kasi nila ang nangyari kay Tatay, kaya agad silang umuwi. Sila na rin po ang nagbayad sa bill namin sa ospital. Pagka-uwi ay agad na inasikaso ng mga magulang ko ang libing ni Tatay. Hindi ako nagsasalita noon dahil hindi pa rin nawawala ang takot ko. Kinagabihan noon, unang araw ng lamay ni Tatay, di ako mapakali dahil pakiramdam ko ay may mabigat na puwersa sa paligid. Nag-alay ng dasal para kay Tatay at pagkatapos noon ay isa-isa nang lumapit ang miyembro ng pamilya sa kabaong. Tradisyon kasi namin na sumilip sa namatay upang maiwasang magkaroon ng bangungot. Ako ang huling dumungaw sa kabaong ni Tatay. Nang tingnan ko siya, agad akong napasigaw sa takot. Kitang-kita ko na nakabukas ang kanyang nanlilisik na mga mata. Nakatingin ito sa akin. Sa sobrang gulat ay natabig ko ang kandilang nasa aking tabi. Bumagsak ito at nasunog ang katabing bulaklak. Mabilis na lumapit sila tito at inapula ang apoy bago pa man ito tuluyang kumalat. Takot na takot ako habang sinasabi sa kanila ang nangyari. Lumapit si Papa sa kabaong ni Tatay. Nang tingnan niya ito ay nakasara ang mata nito. Sinabihan na lang nila akong magpahinga na baka lang dala lang daw ito ng pagod at lungkot sa pagkawala ni Tatay. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog ng maayos simula nang mag-umpisa ang lamay ni Tatay. Lagi kasi akong nakakarinig ng mga bulong. Paulit-ulit itong sinasabi na tanggapin ko raw ang bato. Nagkakaroon din ako ng masamang panaginip. Hinahabol daw ako ni Tatay. Nakakatakot ang naaagnas niyang itsura. Matapos ang 9 na araw, ay inilibing na rin si Tatay. Marami ang nagpunta dahil kilala si Tatay sa lugar namin. Hapon na ang makauwi kami sa bahay. Pagod ako kaya nakatulog ako. Nang magising ako, gabi na. Nakaramdam ako ng gutom kaya bumangon ako at nagtungo sa kusina namin. Isa-isa kong binuksan ang mga kaldero. Kukuha na sana ako ng plato nang bigla na lang akong nakarinig ng katok. Napalingon ako sa pintuan namin. Hindi ko muna ito binuksan. Nakiramdam muna ako sa paligid. Maya-maya ay huminto ito. Naglakad ako papunta sa kabilang kwarto at sinilip ko ang loob nito. Nagtaka ako kasi wala doon si nanay. Wala rin sa isang kwarto sila Mama at Papa. Mag-isa lang ako kaya isip ko, baka sila na yung kumakatok. Muli ko na namang narinig ang ingay, ngunit sa pagkakataong ito hindi nakatok kundi kalampag na ang ginagawa sa aming pintuan. Mabilis akong nagtungo at agad na sumilip sa maliit na butas. Halos matuyo ang lahat ng pawis ko sa katawan nang makita ko kung sino ang kumakalampag sa pintuan namin. Nakangisi si Tatay habang tumutulo ang kanyang laway. Nanlilisik ang kanyang mapulang mata. Napakaputla ng kanyang itsura. Napupuno ng lupa ang buo niyang katawan at may mga uod pang labas-pasok sa kanyang balat. Nanginginig ako sa takot ng mapagtanto kung naging isang aswang na amalanhig si Tatay. Agad kong naalala ang sinabi niya sa akin noon. Kahit takot na takot ako ay pinilit ko pa rin ang sarili kong magsalita. Pinakiusapan ko si Tatay na bumalik na sa kanyang pagkakahimlay.
Nagsitayuan ang lahat ng balahibo ko nang marinig ko ang malakas niyang pagtawa. Napakalalim ng boses niya. Nagsalita siya at ang sabi niya ay hindi siya babalik hanggat hindi ko tinatanggap ang inaalok niya. Sinabi niya rin sa akin na gabi-gabi niya akong dadalawin hanggang sa matupad na niya ang kanyang nais. Binaon ni tatay ang kanyang matulis na kuko sa pintuan namin at dahan-dahan niya itong kinalmot. Naglikha ito ng nakangingilong tunog. Napapikit ako at nang imulad ko ang aking mata ay bigla nalang tumahimik ang paligid. Muli akong sumilip sa pintuan namin, pero wala na doon si tatay. Hindi ko na nagawang matulog dahil sa nangyari. Kinabukasan ay nagkagulo sa lugar namin. Natagpuan kasing patay sa kakahuyan si Lando. Ayon sa kapitbahay naming nakasaksi sa bangkay, naging tuyo raw ang buong katawan ni Lando na parabang sinipsip lahat ng dugo nito sa katawan. May nakita ding sugat sa kanyang ilong na parabang may isang matulis na bagay ang ibinaon doon. Walang ibang pinaghihinalaan ng mga tao kundi isang amalanhig. Ganun kasi ang uri ng pagpatay ng awalanhig sa kanilang mga biktima. Kinilabutan ako ng mga sandaling yon. Alam ko kasi kung sino ang may kagagawan ng pagpatay kay Lando. Nang makauwi sila Papa sa bahay, agad kong sinabi sa kanila ang nangyari sa akin. Makikita pa sa aming pintuan ang markang iniwan ni tatay. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iyak ako ng iyak dahil alam kong ako ang pakay ni tatay at hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha. Dahil sa nangyari ay nagpasya ang mga magulang ko na isama na ako sa Jensen upang makalayo kay tatay. Pinigilan ni nanay ang balak nila mama. Ang sabi niya hindi matatakasan ang amalanhig. Kahit saan kami magpunta, ay susunod ito. Pakiramdam ko ay may hindi sinasabi si nanay sa amin, kaya naman nagtanong na ako sa kanya tungkol sa sinasabi ni tatay na gusto niyang ipasa sa akin. Hindi siya nagsalita, kaya tinanong ko ulit siya. Pati sila mama ay nakiusap na rin na sabihin ni nanay ang totoo. Nagimbal kaming lahat sa inamin ni nanay. Ang sabi niya ay isang aswang si tatay. Bago pa man sila magkakilala at bumuo ng pamilya ay alam na daw niya ang totoo nitong pagkatao. Hindi niya raw ito sinabi kahit kanino maging sa mga anak nila dahil alam niyang hindi nila maiintindihan at maaari silang matakot sa kanilang ama. Dati pa ay nais na ni tatay na matutong manggamot. Natupad naman ito subalit kailangan niyang tanggapin ang itim na bato na inalok ni Mang Joel sa kanya. Sa tagal ng pagsasama nila ni tatay ay hindi naman daw ito nanakit ng mga tao. Katunayan tanging mga alagang hayop niya lamang ang kanyang kinakain. Alam na daw ni tatay na darating ang araw na kailangan niyang humanap ng taong papasahan ng kanyang kakayahan. Sinubukan niyang mamili sa kanyang mga anak pero hindi niya nakita ang potensyal sa mga ito. Kaya nagpasa siyang humanap sa kanyang mga apo. Yun ang rason kung bakit niya ako kinuha. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Galit na galit si Papa noon at gusto na talaga niyang umalis. Napaisip ako kapag umalis ako ay habang buhay akong magtatago at matatakot. Kinalma ko ang aking sarili at sinabi sa kanilang tatapusin ko ito dahil ito lang ang tanging paraan para bumalik sa normal
ang buhay ko. Sumang-ayon sila Tito at nagpresenta silang tutulong. Sinabihan nila ang mga kapitbahay namin para maging alerto sila upang makahingi na rin kami ng tulong. Nagtipon ang mga kalalakihan at nagsagawa na sila ng plano. Balak nilang hulihin si tatay at muli itong ilibing ng nakataob nang sa ganun ay hindi na ito makalabas pa. Kinagabihan noon ay sama-samang nagtungo ang mga kasamahan namin sa kakahuyan. Doon kasi natagpuan ang bangkay ni Lando. Kaya sa isip namin lahat ay doon namumugad si Tatay Pedring. Sinuyod nila ang buong kakahuyan pero hindi nila nakita si tatay. Nag-isip ako ng mabuti. Inaalala ko ang mga posibleng puntahan niya pero wala talaga akong maalala. Napatingin kami sa binatang papunta sa direksyon namin. Takot na takot siya at hingal na hingal. Nang makalapit siya sa amin ay bigla na lang siyang napaiyak. Ang sabi niya ay papauwi umano sila ng kanyang mga kaibigan galing sa isang inuman. Habang naglalakad sila sa madilim na kalsada ay may nakita raw silang matandang lalaki na mag-isang naglalakad. Nilapitan nila ito dahil akala nila ay naliligaw ang matanda at gusto nila itong tulungan. Laking gulat umano nila nang makita nilang ito pala ay si Mang Pedring. Nagtakbuhan silang limang ulit na huli ang dalawa nilang kasama. Kitang-kita umano ng binata kung papaanong tinusok ng mahaba at matulis na dila ng matanda ang dalawa nilang kasama. Napakabilis daw ng pangyayari at sa isang iglap nakita na lang nilang bumagsak ang dalawa sa lupa. Mabilis silang tumakas sa takot na baka sila ay matulad sa nangyari doon sa dalawa nilang kasama. Naghanap sila ng tulong pero wala silang nakita. Kaya naman nagdesisyon ang binata na magtungo sa bahay namin para ipaalam ang nangyari. Mabilis kaming kumilos at tinungo ang kalsada kung saan nila huling nakita si tatay. Nang makarating kami roon ay hindi na namin naabutan si tatay. Tanging bangkay na lang ng dalawang binata ang nakita namin. Gaya ng unang biktima ay natuyuri ng kanilang mga katawan. Naging kulubot ang mga balat at pareho silang nakanganga na parabang kinapos ng hangin. Agad naglupasay at humagulgol ng iyak si Aling Nita nang makita niya ang dalawang biktima. Ito pala ay ang kanyang apo na sila Jeric at Tupe. Hindi ko na kaya ang mga nakikita ko. Nasasaktan na ako sa tuwing naiisip ko na ang dating takbuhan ng mga tao sa lugar namin upang hingan ng tulong ay isang kinatatakutang amalanhig ngayon. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Kahit madilim at mag-isa lang ako ay tinungo ko ang kubo ni tatay. Pagkarating ko ay agad kong nakita ang malaking kadena na nakatali sa pintuan nito. Simula kasi nang mamatay si tatay ay isinarado na namin ang kubo. Wala nang nagpupunta roon dahil wala na rin naman ang manggagamot. Nang mabuksan ko ito ay agad na tumambad sa akin ang mga sapot ng gagamba. Lagpas isang linggo na rin kasing hindi nalilinisan ang loob. Kaya talagang binahayan na ng mga gagamba at iba pang insekto. Pumasok ako sa loob at agad na hinanap ang libro ni tatay. Naalala ko kasi na isinusulat niya doon ang mga pangontra laban sa iba't ibang uri ng mga aswang. Nang makita ko na ito ay agad ko yung binasa. Habang abala ako sa aking ginagawa ay bigla na lang akong napahinto. May naamoy kasi akong malansa. Parang nabubulok na laman. Agad nanindig ang aking palahibo ng mapagtanto ko
kung ano ang aking naaamoy. Paglingon ko sa aking likuran ay halos maparalisa na ako nang makita ko ang aking tatay na nakatayo malapit sa pintuan. Duguan siya at tumutulo pa ito sa kanyang naaagnas na bibig. May mga uod din akong nakikita na nahuhulog mula sa kanyang mga sugat. Diretso lang ang kanyang tingin sa akin. Hindi siya gumagalaw, kaya mas lalo akong kinabahan. Mahigpit kong hinawakan ang libro at pasimpleng naghanap ng mga tubig sa paligid ko. Isa kasi sa mga naalala ko na mabisang pangontra sa aswang na amalanhig ay ang tubig. Isa kasi ito sa mga kahinaan nila. Unti-unti akong napapaatras habang ang mga mata ko ay hindi ko inaalis sa kanya. Natatakot kasi ako na baka bigla na lang niya akong sugurin. Napahinto ako nang mapagtanto ko na wala na akong maaatrasan pa. Hindi ko mapigil ang maihi sa sobrang takot na unti-unting lumalapit sa direksyon ko si tatay. Naririnig ko ang pagtunog ng kanyang mga buto sa tuwing lalakad siya. Mas lalo pa akong kinilabutan nang magsalita siya. Pinipilit na naman niya akong tanggapin ang bato. Napaiyak ako at nakiusap sa kanya, titigil na ang kanyang ginagawa. Sinabi ko sa kanya na ayaw kong mabuhay bilang isang aswang. Nagalit siya sa sinabi ko kaya mabilis siyang tumakbo sa kinatatayuan ko. Sinubukan kong tumakbo pero naabutan niya ako kaya naman bumagsak kami sa sahig. Agad na gumapang ang kaba at pandidiri sa buo kong katawan ng mahulog sa akin ang mga uod na nagmula sa naaagnas niyang mukha. Mabilis siyang pumatong sa akin at ilang sandali lang ay may isinuka siya. Isa itong itim na perlas. Pilit niyang ipinapasok sa bibig ko ito. Nagpupumiglas ako dahil gusto kong makawala sa pagkakadagan niya sa akin. Napakapayat niya pero hindi ko magawang makaalis sa ilalim niya. Alam kong hindi ko nakakayanin. Panayang pagpilit niyang maibuka ko ang aking bibig. Nang mga oras na yun, akala ko ay katapusan ko na. Pero mabuti na lang at dininig ng Diyos ang mga panalangin ko. Sa kritikal kong oras ay bigla na lang dumating sila Papa. May dala silang isang timba ng tubig at mabilis na itong ibinuhos kay Tatay. Agad na naging tumpok ng mga uod ang kanyang katawan na nabasa ng tubig. Sinilaban ito ng mga kapitbahay namin hanggang sa matupok ang buong katawan ni Tatay. Mabilis nila akong tinulungan at nang madali na kaming lumabas sa kubo dahil unti-unti na rin itong nilalamon ng apoy. Sa isang iglap, naging abo ang buong kubo. Tanging ang lumang libro ni Tatay lamang ang aking naisalba. Isang buwan ang lumipas simula nang nangyari ay bumalik sa dati ang lugar namin. Aminado ako na hanggang sa hukay ay hindi ko malilimutan ang karanasan na iyon. Sa ngayon po ay 30 years old na ako at isa na ring manggagamot. Inaaral ko ng mabuti ang mga iniwang kaalaman ni Tatay sa kanyang libro. Labag man sa loob ng aking pamilya ang naging desisyon ko ay mas pinili kong tapusin ang nasimulan ni Tatay. Masaya akong makatulong sa mga nangangailangan kaya sumumpa ako na sa panggagamot ko na ilalaan ang aking buhay. Panggagamot na hindi umaasa sa kapangyarihan ng kung anong sumpa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Jupiter. God bless and more power sa inyong channel.